Vaccine o bakuna? Ito ang isinusulong sa buong mundo bilang pangunahing solusyon sa kinakaharap nating pandemya dahil sa COVID-19. Kaya naman ito rin ang napiling Word of the Year ng Merriam-Webster Dictionary para sa taong 2021. Dito umaasa ang maraming bansa para sa muling pagbubukas ng kanilang ekonomiya matapos itong paralisahin ang kabi-kabilang lockdown. Ang salitang vaccine ay nanggaling po sa salitang Latin na vaca, na ang ibig sabihin po ay cow o baka sa Tagalog. Unang ginamit ang salitang ito sa proseso ng pagturok sa tao ng doses ng cowpox na isang uri ng sakit sa mga baka. Ito raw ay magbibigay proteksyon sa mga tao laban naman sa sakit na smallpox. Fast forward tayo nito lang Mayo ng taong ito, pinalawak po ng Merriam-Webster ang kahulugan ng salitang vaccine. Ito ay matapos si anunsyo ng mga eksperto ang tungkol sa isa pang uri ng bakuna na hindi gumagamit ng neutralized o patay na virus. Messenger RNA o mRNA vaccines na nagdidikta sa cells ng tao na gumawa ng panlaban sa virus. Yan po ang expanded definition ng vaccine. Ayon sa Merriam-Webster, tumaas ang pag-search para sa vaccine ng 600% ngayong taon kumpara noong 2020. Higit 10 beses namang mas marami ang nagsesearch ng tungkol sa bakuna kung ikukumpara naman noong 2019 o bago naging world news ang COVID-19. Pero higit pa sa usaping o usapang medisina ang naging kahulugan ng salitang vaccine. Sabi ng Merriam-Webster, ang salitang ito raw ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao na posible pang makabalik tayo sa pamumuhay natin bago dumating ang COVID-19. At ang sabi nga, possible return to the lives we led before the pandemic. Ang salitang vaccine din ang naging sentro ng mga debate ngayong taon tungkol sa personal choice, political affiliation, professional regulations, school safety, healthcare, inequality, at iba pang usapin. Lalo namang umingay ang usapin tungkol sa bakuna sa pagpasok ng Omicron variant na nadiskubre lang noong nakaraang linggo. Ikinakatakot kasi ng mga eksperto na baka walang bisa ang mga kasalukuyang COVID-19 vaccines laban sa bagong variant.